ito, balik na naman tayo sa kantin natin, masinsya ko presyon. Ito po si Tatay Jojo po ulit, bisayang dako, bisayang tornero. Ngayon po ang problema nito ay worn out na po ito, yung spline. Kaya... ito po ang problema, kaya lang madali lang ang solusyon sa paggawa nito. Ito po ang pinaka-mail niya, yung ito dito, worn out na. Kita mo, wala nang ipin. Worn out na po ito dito. Kaya ang solusyon nito ay madali lang. Ito po, baklasin natin ito, kunin lang ito ang lahat ng sukat para ito ang ipalit natin. Ng clearance dito slight bit, tapos dito sa pinakatimbol adjust ka lang ng 1.5 thousand of an inch. Ang ginawa natin ito, kita mo ito may stopper dito, dito may stopper dito. Yan. Kita mo may stopper dito. Para ito siya bangga ito sa gilid. Ito. Kasi ito pass dito dito, push fit dito dito ganyan. Kailangan na 1.5 yung upad inch ito. Okay na nito dito, tapos welding na. Yan siya. Muna ito lagyan ng langis yan para dudulas siya. Kasi kung walang langis talagang usap-isa ay pasak mo. Kung walang guwil. Kami. Pumas. Ini ko. Tapos special na lang. Kasi talagang tinupundo ko ito na may fitting talaga full speed para ito nga ang nagsilbi ng alignment. Much later. Ito natapos na. Ito maayos na po ito. Sprocket gear po ito sa bako. Dito po nakalagay ang yung kadina niya, yung chin. Para ang gamit natin ng electrodes na ito dito ay 7018 electrodes. Tapos ito namang gear, inayos natin ito para mapantay siya kasi wala na rin. Para mapantay, tapos grinding lang ito dito. Grinding lang dito sa gilid-gilid. Linisan lang yan para kuhan. Ang gamit po nito na electrodes natin ay Citodor 600 dahil kailangan po ito na matigas kasi dito po nakalagay yung kadina. Yes na, sunod uli si Tatay Jojo, Bisayang Dako, Bisayang Tornero. Bye-bye po, sa sunod uli.
Sana mo subscribe kayo, like, comment, and share. Bye-bye po. Sunod ulit.